Si Jeff, anong nangyari? Nakita ba sa ni Jordan? Malamang hindi. Ginawa ko na nga ng paraan, di ba? Ano ba kasi nangyari? Sino ba yung kausap mo kanina? Tumahimik ka na lang. The less you know, the better. Ano? Labo mo naman, Cobra. Pati mo ba tinuluyan? Sayang! Pwede pa natin gatasan yung kliyente mo hanggat buhay pa to. Excited na po ako sa kasal niya nito, Leon. I'm sure very happy ka po. Yes, of course, anak! Ikakasal ka na? Gusto ko rin naman ng bigyan ng buong pamilya si Jeremy, pati na rin si Tori. Paano na tayo? Tayo? Tayong tatlo, nila Tori. Wala na, Jordan. Nakapag-desisyon na ako. Yun na yun. Yun na yun. Hindi ko alam kung matutuloy pa ba yung kasal natin. Ha? Bakit? Yung wedding venue natin, wala na, nasunog. May appointment na kayo tomorrow sa Legrand Plaza. Magandang venue yan, ha? Huwag mo aksayin. Ikakasal din kayong dalawa? As a matter of fact, Shaira, oo. Ikakasal na kami. Paano ba yan, Shaira? Kami nakapag-down payment na. Napirmahan ko na rin yung kontrata. Susami na talaga yung venue. Ano nga yung sinasabi nila? Sorry, not sorry? Alam ninyo. Shay, tama na. Umalis na lang tayo. Hindi pwede to, Jordan. Sa atin yung slot na yun. Shay, please. Pwede ba mag-usap muna tayo? Pasensya ka na, Leon, ha? Hindi ko na kasi talaga napigilin yung sarili ko, eh. Sinainis na talaga ako kay Shaira. Huwag ka magalala. Naiintindihan ko naman. Pasensya na po kayo, ma'am, sir. Nagkaroon yata ng misunderstanding sa kanila over the phone. Pero sa inyo na po talaga yung date na napili nyo. Okay, that's good, miss. At saka permado naman na yung kontrata. And on top of that, nauna naman talaga kami kaya sila dapat ang mag-a-adjust, diba? Wisit yung babae niya. Mga agaw talaga yung Christina yan eh. Hindi dapat natin yun eh. Inagaw niya. Shay, huwag na natin ipilit, okay? Hayaan na lang natin sila. Pwede naman tayong maghanap na ibang venue eh. Magpalit tayo ng date. Please, ayoko na mauwi ito sa gulo. Teka sandali. Bakit hindi ka nagulat na ikakasal sila? Alam mo na? Nalaman ko kahapon nung binisita ko si Tori. Eh, bakit parang chill ka lang? Di ka ba apektado? Wala ka na bang pake? Listen, hindi mga sabi ko sa'yo, sa inyo ako ni Junior magpo-focus. Ba't naman ang mapapa-apekto sa kasal ng iba? Ang gusto ko lang naman special yung wedding natin dalawa. Thank you. Thank you, hon. Oh, ay, goodness. Oh. Grabe naman yan. Hindi ko na alam kung anong i-react ko. Hanggang dun ba naman sa venue ng kasal? Pinagtatagpo pa kayo? Ano ba yan? Kaya nga, tita. Pero eto, kung nasunog na yung original venue ni na Shaira, hindi ba sayo na yun na huwag na nilang ituloy yung kasal? Tama ka dyan. Tama ka. Kaloka. Uy! Oh, tingnan mo. Pati yung langit against sa kanila, di ba? Pati nga, no? Nauna kayo dun sa venue. O, ngayon. Ano yung ngayong sayo na yan? Oh. Kayo talaga, guys! Pero alam nyo, alam nyo kahit napakaliit na bagay, ang sarap din pala sa pakiramdam na ako naman ngayon yung nanginis kay Shaira. Siyempre. Di ba pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa akin, finally, naisahan ko rin yung babaeng yan. Yes, yes, yes. May nanalo na, ma'am. Christy! 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 Here. Tip ko na yan sa'yo. Dahil binigay mo sa akin yung gusto kong wedding date next month.
Thank you, Miss Shai. Ako na pong bahala. Ipapayos ko na po yung kontrata. Just wait here. Okay. Ewan ko sa'yo, Shai. Pwede naman tayo maghanap ng ibang venue. Bakit nanuhul ka pa para lang makuha tong lugar na to? Two reasons. Una, dahil devoted na sa akin si Jordan. Sobrang focused na siya sa aming dalawa ni Junior. Siyempre, ayokong magbago yun, di ba? Kaya kailangan na namin makasal as soon as possible. Ano yung pangalawa? Wala lang. Gusto ko lang sirain yung kasal ni Kirsty. I'm sorry, Ma'am. Nakalimutan kasi ni Sheila na i-update yung system namin. Sa totoo po, may naunang nang nagbayad doon sa unang date na napili ninyo. Fully paid po sila, Ma'am. Eh, paano yun, Miss? Ako din naman nagsimula ng magplano ng kasal ko. Oo nga. I'm sorry, but Madam, this is so unprofessional. Hindi nyo ba alam na binding yung contract na pinirma ng pinsan ko? Eh, pwedeng-pwede namin kayong ireklamo. Naku, Ma'am, wag po, please. Mangawalan po ko ng trabaho. Ano ba, Sheila? Mahiya ka nga. Karapatan nila ma magreklamo dahil sa kapalpakan mo. Hindi ko talaga alam kung anong nangyari, pero Ma'am, please na po. Parang awan niyo na, marami po akong anak. Okay na, hindi na ako magre-reklamo. Pero please, paki-refund na lang yung down payment namin, okay? Of course, Ma'am. Kung gusto niyo po, pwede niyo rin kunin yung available date natin, 2 months from now. Pwede na rin po natin i-apply yung discount since hindi naman rush yung preparation. Alam nyo, since nagustuhan ko naman talaga yung venue, sige, kunin na namin yung date na yun. Pero, sana ha, hindi na ito maulit. Hindi na po talaga, Ma'am. Promise po. Thank you for still choosing us. Ang bait niyo po, Ma'am. Thank you. Thank you po. Na maulit ha? Yes, Ma'am. Madam. Salamat. Thank you po. Yeah, thank you. Yes, thank you. Thank you, Ma'am. Alam mo, cause okay na rin pala na hindi natuloy yung kasal ko, no? At least ngayon, may 2 buwan pa tayo. Hindi tayo haggard mag-ayos, maghanda. Tama, edi mas mapaganda pa natin yung kasal niyo ni Lynn, ah, di ba? Okay yun, okay. May mga peg po tayo ng magiging ayos ng wedding hall. I can show you the photos. Oh my God, yes, ma'am. Shaira. Oh, hi, Kirsty. Dito ka pa rin magpapakasal? Oo naman. Tuloy na yung kasal namin. And guess what? Next month. Eh, ikaw! Alam mo, ang galing-galing nga eh. Bigla na lang naging available sa amin yung date. Hindi ko alam kung merong nag-cancel o baka may na-elbow. Pero okay lang. Malas na nila. Pero sorry, not sorry. Let's go. Pakiramdam talaga ako na may ginawa yung Shaira na yan para makuha niya yung wedding date ko eh. Tingin ko rin. Ano yun, Kaz? Sobrang coincidence na na-move yung date mo tapos ano, bigla siyang nakapasok? Ba? Ay, nako, Kirsty. Kung ganyan din naman ang pagdadaanan mo para lang makakuha ng date sa kasal, lumipat ka na lang ng venue. Napakaraming lugar dyan. Mas magaganda pa. Hayaan mo na kay Shaira yan. Tita. Sandali lang po, eh bakit po kailangan si Kirsty ang lumipat ng venue? Eh siya naman po yung nauna doon. Kahit na, anong gusto mong gawin niya? Makikipag-unahan siya doon? Makikipag-away siya doon? Pagkatapos ano? Wala din naman mangyayari, hindi ba? Kirsty, you should be beautiful. You should be relaxed in your preparation sa wedding. Eh tingnan mo nga yung itsura mo. Paano yan? Give up! Give up! Tita, gets ko po kayo, pero kumbaga, it's a matter of pride, di ba? Ano yun, panalo na naman po yung Shaira na yun kapag napaalis niya sa venue si Kirsty. Kung pride ng paiirali niyo, hindi talaga tayo matatapos. Ay nako, Kaz, alam mo, mabuti pa. Ituloy mo na yung reklamo mo laban sa kanila. Tara, ako na! Hindi na, Kaz, wag na. Alam nyo, yung kanina nga, di ba, yung tao dun, yung admin officer,
Mundi ka na nga yatang masisanti yun, pero walang kinalaman. May madami pang ibang tao. Huwag na. At tama. Tama ka dyan. Maraming taong madadamay. That's why you have to decide. You have to talk to Leon. Ano ba? Kasi lumipat kayo? Or ibahin nyo yung date ng kasal nyo? Yun lang yun. You have a choice. Alam ko na. Total na sa iisang venue na lang naman kayo. May chance ka to give that girl a taste of her own medicine. Guluhin mo rin yung kasal ng bro, ha? talaga, Nonet. Ano ka ba? Isa-isa lang. Talaga, ganun ka kagigil, ha? Talaga, ma. Okay, so dahil nagbago yung wedding date natin, marami tayong suppliers na hindi na daw available. Pero don't worry kasi marerefund naman daw yung mga binayad natin sa kanila since it's not our fault kung bakit nag-iba yung date tsaka yung venue. Buti na lang, one-stop shop yung Hiligan Plaza. Hindi na tayo mahihirap maghanap ng other suppliers. Paano nga pala tayo nakakuha ng slot sa Legrand? Di ba ang sabi nila sa atin, fully booked na sila? Tsaka nung muli tayong nandun, sabi nila, ang opening nila next ay after 2 months pa. At yung last slot nakuha nga nila Christy, di ba? Di ba, yun nga yung okay doon, ha? Na may nag-cancel ng event. Tignan mo, mismong admin na ngayon tumawag sa akin, tapos in-offer yung available na slot, eh. Parang universe na talaga yung gumagawa ng way para mapaaga yung wedding natin. Alam mo, tama yung sinabi ni Nay Carmen eh. Maghanap na lang tayo ng ibang lugar kaysa naman nasisira yung araw mo tuwing nakikita mo yung si Shaira. Alam mo, kaya tama si Nonet eh. Yung si Shaira laging nananalo kasi lagi akong umiiwas saka sumusuko sa mga gulo. Christy, kasal pa ba natin yung pinag-uusapan natin dalawa o kasal ni Jordan? Alam mo, Leon, matagal na kaming nagpaalam ni Jordan sa isa't isa. Pero itong atake ni Shaira, personal na kasi yun eh. Kaya talagang tama lang na ipaglaban ko yung sarili ko, diba? Sana maintindihan mo yun. Naintindihan ko naman. Pero ayoko lang kasi magkaroon tayo ng problema pagdating sa kasal natin dalawa. Alam mo, magkakaroon lang naman ng problema kapag hindi tumigil yan si Shaira. Dahil hindi na talaga ako magpapatali sa akin. Nakakaloka naman, Shaira. Bakit? Bakit kasi hindi na naman available si Jordan? Mamaya, sabihin ng mga tao, tayo yung kakasal. Hayaan mo na siya magtrabaho para ma-afford namin tong wedding na to. Tsaka para magawa ko na rin yung pinaplano ko. Anong plano? Shay, ayoko nang madal. Shaira? Paupo. Sige na! Excuse me! Yes, ma'am. May question po sila sa food. Ah, hindi about sa food ninyo. May question ako about sa security nyo dito sa Le Grande. Yes, ma'am. We have many guards stationed in all the entrances and exits to make sure po na safe kayo in your special day. Talaga? Eh, bakit may nakapasok na rebelde dito? Ano pong ibig nyo sabihin? Everyone, alam niyo ba na hinostage kami ng lalaking to noon? Kaming dalawa ng best friend ko. How safe are we knowing na merong nakapasok na taga-bundok na rebelde dito, ha? Okay lang. Tapos ka na ba, Shaira? Bakit? Gusto mo dagdagan ko pa? Oo. Kasi kulang na kulang yung kwento mo. Anong kulang? Oo, dating rebelde yung mapapangasawa ko. Pero umalis na siya ng kilusan. At para malaman ninyong lahat,
Ha? Para alam nyo, pinatawad na po siya ng gobyerno. Dahil ibinuwis ni Leon ang buhay niya para iligtas ang asawa ni Senador Jimeno. Binuwag na rin po niya ang grupo nila. Wala na. Matagal na pong nagbago si Leon. Hindi lang para sa akin, kundi para rin sa anak namin. Shaira, nakahanap na kami ng katahimikan sa nakaraan namin. At sobrang excited na namin sa magiging bagong buhay namin. Kaya, pwede ba? Tignan mo naman, no, nandito nga si Leon, no? Sobrang invested niya sa kasal namin. Eh, si Jordan. Naanasan si Jordan? Bakit wala siya dito? He's at work. Ah. Sa trabaho pala. Kaya pala gumagawa ka ng eksena dito. Sana, no, si Jordan sing invested din sa kasal ninyo. Para naman hindi ka gumagawa ng kung ano nung kababalaghan. Halika na. Pasensyahan na Leon. Hindi ko na talaga kinaya. Sumusobrang nakasiyang talaga si Shaira. Wala na yun. Gusto ko nga pumalakpa kanina eh. Kasi bilib na bilib ko sa'yo. Nakamayamin si Shaira. Talaga ba? Pero alam mo, gusto ko talaga maglako kanina. Lalo na nung tinuro ko ni Shaira. Akala ko masisira na lahat ng plano natin eh. Lalo na nung napahiya ka pa. Lalo sa nakaraan ko. Para naman ipagtatanggol kita. Diba, may isang taong nakakita sa mga malalaking pagbabago mo, Leon. Ako yun. Hindi kailan dapat nila hinumusgahan sa mga nakaraan ko. Alam mo bang wala pang ibang taong gumagawa para sa akin? Ikaw pa lang. Gusto mo kumain ulit? Talaga na. Ay, dito. Kita-kita. Kasi naman Jordan eh. Ayaw mo sagutin. Oh, Shaira. Dito na oh. Kailangan ko talaga ngayon yan. Naka-constipate ka ba dahil sa pag-eksena mo kanina? Hindi para sa akin to. Kaya pwede ba, huwag mo na akong asarin dahil kung hindi, idadamay kita sa gamit ko. Ah, this way po, ma'am and sir. Samahan ko na rin po kayo. Kasi careful lang po with the glasses. Shaira, anong ginagawa mo? Kinukuha yung drinks ko. Bakit? Ano bang tingin mo? Special ka? Na gusto ko tatabihan? Dito nilagay ng bartender eh.
Huwag mo nang patunin, ha? Kunin lang. Alam mo, dapat, Shaira, ngayon alam mo na hindi kita aatrasan sa kahit anong laban. Kung gusto mo maging masaya yung kasal mo kay Jordan, intindihin mo na lang yung kasal niyo, ha? Huwag mong gugulihin yung akin. Dahil sa oras na gawin mo yon, hindi kita patatahimikin. Ikaw lang ang hindi matatahimik, Christy. Dahil hindi pa ako tapos sa'yo. Girl, sure ka na ba dito? Wala ka bang relatives na may allergy sa eggs or peanuts? Kasi kailangan natin masabi yun sa catering in advance para maiwasan nila. Shaira, are you listening? Pwede ba tumahimik ka muna dyan? Mas importante to. Ano ba tinitingnan mo? Oh my God! Shaira, ilagay mo ba yung laxative sa inumin ni Christy? Ano ka ba? Kung i-reklamo ka talaga niyan eh. Bakit may ebidensya ba siya? Diba wala? Kaya ikaw, just sit back and enjoy. No. Tama ka na. Ipigil lang ko siya. Hoy, let's... Oh my God. And now we wait. Pwedeng dalawang dessert na lang yung kunin namin. Total, konti lang naman yung guests namin sa wedding. Noted po, ma'am. And maraming salamat po pala for being understanding sa nangyari kanina. And I'm very sorry po dahil hindi na po namin na napigilan yung outburst ng client. Yeah, ayos lang yun. Hindi nyo naman alam na gagawin niya. We'll do our best po to prevent future incidents like that. And rest assured po na we remain committed and giving you the best on your wedding day. Salamat. Thank you din po and excuse po. Di mo sakit? Oo eh. Dapat sinabi mo sa akin na may ginawa na naman sa'yo si Shaira. Leon, ano naman gagawin mo? Kakausapin ko siya. Ano ba, Leon? Tingin mo makikinig siya sa'yo? Ay, hindi naman kayo magkakilala, hindi nga kayo friends. Nakita kayo ni Christy? Oo, alam mo ba pinahiya niya ako doon? Sinabi niya ba naman sa lahat ng tao na kaya daw hindi ka sumasama sa akin kasi hindi ka naman excited sa wedding natin? Kinumpara ka pa niya kay Leon. Sinabi niya? Bakit hawak-hawak mo yan eh kay Kenny na Christy, di ba? Ano ba? Akin po ay, eh. Pakita, oh my God! Tingnan mo yung ginawa mo! Sumung-away! I'll give you what you want!